Yo! What's up guys? Ito nga pala si The Researcher TV. And ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang daily quest and weekly quest dito sa Cradles. So dito mayroon ditong daily quest and weekly quest. So dito may collecting ores, tatlo siya. Then wood collecting, tatlo rin siya. So dito pwede mo makuha yung HP core, yung armor core, then resist core. Then dito naman sa wood, dito yung damage core and yung crit core. Then dito sa weekly, dito mo makuha yung ano yung mga blueprints sa level 50. So dito pinaka-importante dito yung mga heavy sa current meta kaysa sa light blueprints. So ito guys, may helmet, meron din siya ano. So ayan, helmet siya dito, armor, light and heavy. Then ito yung CP card guys, kailangan mo to pang in the future para ma-unlock mo yung tokens na na-earn mo sa in-game with the time glass na babawasin yung oras mo para ma-unlock yung tokens mo na na-earn sa in-game. Kasi ito ay isang pay to unlock game. Pero yung current ano niya, yung current ano, earning mechanism niya, pwede ka mag-cash out everyday ngayon. Pero sa next update ay ayun, may unlock na talaga siya. So i-take natin yung quest guys, lahat yan. Ayan, ayan, accept na natin lahat yan. So ito guys, ang isang technique dito guys, pag andito ka sa Cortivan City, ang pwede nyong gawin ay para mabilis umalis ay ano lang, click nyo yung fixed stack. So papakita ko sa inyo kung paano. So escape, fixed stack lang. So automatic pupunta ka na agad dito sa Cortivan Valley. Ayan, labas na tayo guys. So andito na tayo sa Cortivan Valley guys. Bali ang gawin natin ay click lang natin tong substandard crystal mission, then tuturo niya saan tayo pupunta. So ayan yung arrow na yan, sundan lang natin yan. So andito na tayo guys, malapit na tayo sa lugar na pupuntahan natin. Andito na tayo sa mission. And ang kailangan natin dito patayin is yung mga Normidis. Yan yung mga sila yung mga nagdadrop ng crystal shard dito sa game. So ayun, naswerte pa tayo, nakakuha tayo ng senior armor core. Itong Alisa Berserker, wala siyang drops na na crystals. So bale, ang hanapin nyo dito talaga ay Normidis. Ito mga Normidis yan, yan. So pag nakasampun ano, bale guys, ito, pakita sa inyo kung ilang makuha natin. Nakakuha kaya tayo. Ayan, nakaisa tayo guys ng isang crystal. So bali, ikakat ko na itong video, then pagtapos na itong mission, off to the next mission tayo guys. Okay? So bali ito guys, 9 out of 10 na ating nakuwang crystal sa mga Normidis. So sana itong last move na to ay merong crystals. So meron kaya? Meron guys. So bale, move on tayo sa next mission natin. So scroll down muna tayo. So ang gawin natin dito ay itong uncommon birch or at pati yung uncommon oak. So ang technique dito, fix stack ka lang para dito ka sa papuntang yellow zone. Pero wala magzo-zone. Punta ka lang dito sa taas. And dyan mo makikita yung madaming puno na birch. Ayan guys, kuha ka lang dito ng birch. Sana makaisa agad tayo. Yan, nakaisa na agad tayo guys. So bali, putulog ka lang dito ng mga birch na puno. Then pag nakalima na tayo, ay move on tayo sa next mission. Uy, sinarte pa nga. Scorching birch. Ano yan, maganda yan pang crafting guys. Huwag nyo ibebentahin sa NPC. Gamitin nyo pang crafting. Ayun, tapos na guys yung mission.
Bumunta tayo sa next mission, itong oak. Ito, may katabi dito isang oak, pero iisa lang yan eh. Pero putulin na rin natin. Tapos, pag naubos natin to, punta tayo sa Talia Beach para ubusin lahat ng mission natin. So, ito guys. Ito yung Talia Beach. So, ito natin yung lang mag-load. Then, check natin. Ipapakita ko sa inyo kung saan dito imamain yung oak, pati yung mithril, pati yung iron. So ito, may oak dito. So i-gather mo natin tong oak, tapusin natin tong oak na puno. So dalawa na nakuha natin, di ba? Tatlo na. So ito guys, apat na yung ating uncommon oak. Then last one guys, last one. Sana ito na yung last na oak para move tayo sa next mission. Ayun, tapos na nga. So, kuha naman tayo dito ng iron or mithril. So, iron muna tayo guys. So, yan. Sana makalimi agad tayo ng iron para matapos agad ang ating daily mission. Uy, nakakuha tayo ng icy mithril guys. Pwede itong pang-crafting. Pang-crafting yan, yung mga elements na yan. Huwag nyo ibebenta yan sa NPC. Ayan, nakadalawa na tayo uncommon mithril. Ayan, natapos na rin natin yung ore mission. Yung iron pala, iron. Ito, magulat ang dalawang tayo, upaan natin. Ayan, ayan. Scroll down natin kung ilan na ating ore. Uy, tapos na. So, mithril na lang, ito mithril. So dito guys, sa tapat na entrance, meron ditong dalawang mithril. Ito yung isa sa pinakakanan, kuhaan nyo lang dyan. Then yung isa ay nasa kabila lang, dito sa mismong entrance ng papuntang Corvitan Valley. So dyan kayo makakuha agad ng ng mithril, iron, tapos nung oak tree. May pangcrafting na naman tayo ulit guys. Naku, may magulong mob na naman. Last na to, yung gulong mo eh. Ayan, patay ka tuloy. So ayan guys, last na. Superior pa nga nakuha. Last na oh. Last uncommon mithril. Ayan guys, tapos na. So, kailangan natin na uncommon teak, pati uncommon adamantite ore, which is makukuha natin to sa yellow zone. So tara guys, punta tayo sa yellow zone. And then ito guys, punta na tayo dito sa portal zone na tayo dyan. Ayan. So andito na tayo guys sa Corvitan Valley. So pagka zone in dito, click nyo lang yung fix stack para diretso agad tayo sa yellow zone. So ayan. So dito ako papasok para makakuha ng adamantite pati tick. Pero itong yellow zone guys, meron na itong PVP. Pero yung gamit mo dito, hindi naman mawala. So okay lang mamatay dito. So maganda rin dito pumatay ng mga tao kasi or players kasi makakuha ka ng PVP points na pwede mo i-convert sa coins. Then yung coins na yun, pwede mo i-convert sa sa gears. So papakita ko yung next time guys sa ibang video. So dito, spot na to guys, ito mayroon dito uncommon tick. Yeah, itong puno na to. So bali guys, itong puno na to, 25 ba kailangan dito? So bali, ika-cut ko na yung video guys pag tapos na. Then pag malapit na matapos, pakita ko saan yung next part ng farming ng ng adamantite ore, okay? So dito guys, spot na to, akit lang kayo sa taas dito. Then may makikita kayo dito mga nargakurga na dinosaur. Then sa spot na to, meron itong dalawang uncommon tick. Dito ako nagagather ng uncommon tick, pati adamantite ore, and then big gems, pati yung mga big leather sa mga mobs na to.
So ito uncommon tick lang dito, may kakuha tayo. Uy, swerte. Nakakuha pa tayo ng elemental tick. So pwede pang crafting to, guys. Mga pang level 50 blueprints yung ano na yan, tick na elemental. Nakakuha pa nga ng elemental na scorching tick, guys. Pero ito pang crafting. So uncommon. Tapos na, guys. Dali, next mission natin itong adamantite ore. So papakita ko sa inyo, guys, saan ang magandang spot mag-gather ng adamantite dito sa Arcata Plain. So akit lang tayo, guys, dito. Kakanan tayo. Eh, may trail. So andito, guys, meron itong ano, tatlong mine ng ano, na adamantite. Ito yung isa, then ito yung isa. Dun sa kabila, dun sa may puno dun, yan sa bandang kanan dun, may pangatlo dun. So dito lang kayo mag-gather. Then ay, swerte pa nga, nakakuha tayo hypertoxic. So dito, guys, ikakat ko na lang pag nakakuha tayo 25 na adamantite ore, okay? So ito, guys, sana last na tumakuha tong adamantite ore para babalik tayo sa base. Uy, tapos na, guys. So pwede tayo bumalik. Click nyo lang yung fixed stack, guys, para bumalik agad tayo sa city. So yan, fixed stack lang. Then pagka zone nyo dito, yellow zone to, guys. Yellow zone sa Corvitan. Ah, hindi, blue zone to. Blue zone, Corvitan Valley. So guys, bali yung palatandaan, papunta sa city, pag zone nyo dito sa Corvitan Valley, tingin lang kayo dito sa ano, sa entrance. Then sa kanan, yan, may puno dito sa kanan. Yan, yung puno na yan. Diretso ka lang dyan. Then kakanan ka ng kaunti. Yan. Tapos yan, yung spot na yan, diretso ka lang dyan. Yan yung papuntang Corvitan City. So bali, guys, i-fast forward ko na lang, ha. So ito, guys, dito na tayo sa entrance ng Corvitan City. So dyan, guys, punta lang tayo dyan para magpasa ng daily quest and weekly mission natin. So ito, guys, yung pag-zoning sa mga zones or ibang area, medyo lag siya, hindi pa siya gan ka-optimize. Pero soon enough, maayos naman yan ng dev team. And then, ayun, tira lang natin siguro sa next updates. Ngayon, guys, akitan tayo dito. Diretso lang tayo dyan. And then fast forward na natin papunta dun sa malapit sa quest board, okay? So ito, guys, ito na yung malapit tayo sa quest board and warehouse. So dito, guys, punta tayo dito. Guys, quest board, ito, pasa natin. So sa akin, guys, ang kinuha ko lagi dito ay HP core. Mas trip ko itong HP core, eh. Yan, HP core, guys. HP core. Then dito naman, meron ditong senior damage core or crit core. Pero ang kailangan ko ata ngayon, ano, eh, crit core, eh. Crit core nga ba ang kailangan ko? Parang crit core nga. Ah, hindi pa pala tapos yung mission ko. Nag-bug ata. Ayun, no, nag-bug. So, itong weekly mission, guys, kukuha ko lang mamaya. Tapos ito, sa wood, kukuha ko lang dito yung crit core. Parang kailangan ko tagal ng crit core ngayon. Wala akong stack nito. So, yung mga crit core. Then, itong side quest, nagloko siya, guys. So, bale, tatapusin ko to. Balikan ko kayo after. Then, pakita ko nung kukuhain ko. Pero dito, mas importante sa akin dito yung heavy kesa light. Kasi yung light, half armor lang, pero may chance ka makakuha ng ano, ng resistances na elemental. Dito naman sa heavy, times 2 agad yung armor base. Pero wala siya ano, elemental resistance. Pero at the ano, eh, sa ngayon yung server, wala masyadong weapons na may elements. So, ayun. So ito, guys, tapusin muna natin itong dalawang mission na nag-bug. Then babalikan ko kayo pag tapos na. Okay?
So ito guys, tapos ko na yung mission na nagbug. So ito, kumain na natin yung ating kailangan. Hindi ko sure kung anong kailangan ko dito eh. Check ko kung stock na kailangan ko. Kung boots ba or gloves. Pati dito sa necklace or ring. So check natin sa bank. So dito meron tayong dalawang armor. Isang gloves, isang boots. Then isang helmet. Tatlong necklace. So kailangan ko ata ng ano eh. Parang kailangan natin yung shoes na lang. Then, yung isa, kailangan ko ng ring. Since madami yung necklaces. So, ayun guys. Natapos natin ang mission. Then, siguro sa next video, papakita ko sa inyo kung paano mag-craft dito sa game. And, ito guys, pakita ko sa inyo. Ito yung crafting eh. So, at the moment, mag-iipon muna tayong materials para sa crafting session. And, ipapakita ko sa inyo kung paano makakuha ng, ano, na legendary weapon na apat elements tulad nitong bow ko na apat na elements, pero chance lang yan guys. Ito rin, itong sword na to, 4 elements din to. Then may mga weapons din na isang element naman. So ito, tulad itong thunder bat, lightning damage lang, itong axe na poison damage, pati itong sword. Then siguro papakita ko na sa inyo yung pag-enchant sa next video para medyo masaya. Mag-iipon lang muna ako materials kasi magastos eh. So, bye next time. So, don't forget to like, share, and subscribe for more Cradles and Play to Earn videos. Peace!